have now the vertical wound on the palm. Okay? So, yung sugat niya sa kanyang palad ay, ayan, pa-vertical. Okay? Or patayo. Okay? So, assuming there is a wound, lagyan natin ng gasa or ng ghost pad. Okay? So, again, yung apex, okay, lalagay natin sa center, vertically. Okay, vertical yan. Okay, dito sa step na to, or sa technique na ito, we will use, okay, the four step. Okay, the thumb, pinky, pinky, thumb. Okay, so kung kanina is thumb and pinky, this time naman sa vertical, we have thumb, pinky, pinky, thumb. Okay, so next, let's have first the thumb side. Okay, dun sa thumb side, okay, padaan natin sa ilalim. Okay, padaan sa ilalim. Tapos, papunta dito, pabalik sa thumb side. Okay, next is the pinky. Okay, so yung pinky side, daan dito sa ilalim. Okay, makocover niya yung apat. Nasa, babalik siya sa pinky side. Okay, next is pinky side ulit. Okay, so this time, pinky side, okay, sa daan sa ilalim, dito dadaan naman siya sa in between ng thumb and index. Okay, so dito naman sa thumb natin, okay, so pailalim. And then, dito na tayo gagawa sa likod. Tapos, ang tali po natin or yung gagawin nating square knot ay dito po sa gitna ng palad. Okay. So, square knot. Okay. Tapos, itago yung tail. Itago yung mga tail. Tapos, ayusin. Okay, ayusin siya. So, kapag okay na, okay. So, this will be now the bandage for a vertical wound on the palm.